Ayong mga pandinig ay dapat makinig. Dalawang pandinig yan. Isang literal na pakikinig at isang spiritual. Pag ang tinalakay natin ay ang salita ng Diyos, spiritual po yan. Okay? Kaya yung heart natin, yung ating soul, iatapo natin yan. Upang sa magkaganon, tayo po ay sabi na po natin, makakilos po ang Diyos sa ating mga pinapakinggan. Hindi ba po Colossians chapter 2 verse 7? Rooted and built up in Him. Okay? Tayo, nagpukat po tayo. Built up. Tayo po ay hinubog ng Diyos. Pinatatag ng ating pananampalataya sapagkat tinuruan tayo. Amen? Abounding in it with thanksgiving. Sagana po tayo ng pasasalamat. Kailangan sagana tayo ng pasasalamat. Ang sabi ng Lord, in everything we do, sabi po ron, kung ano man yung ating ginagawa, kailangan kung ano man yung dumarating, in everything, give thanks for this is the will of God. Kaya kung may pinagtataanan ka kapatid, magpasalamat ka, kung yan ba ay suffering, o righteousness, suffering, hayaan mo lang ng Diyos makakilos. What is the meaning of Christian? One who professes belief in teaching of Jesus Christ. Ito po, siyempre po, Kristiyano, Christian. Yun yung mga nagpapahayag, yung mga turo ni Kristo. Yun yung mga Kristiyano. Okay, maginig po kayo. Ang Kristiyano sa buong mundo, ilan? Amen? Marami pong iba't ibang bilih. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung 8 billion tayo, mga 30% lang ang Kristiyano. Kadalasan po yan, iba't ibang bilih, Buddhist, Muslims, iba-iba po, ang Christians, okay, ang Jews, Orthodox, okay, marami po, kaya palagay mo na, 30% lang. So, 70%, iba-iba na. Ganun lang, ilan lang ang Kristiyano at mananampalataya. Kaya mapalad ka pag ikaw ay Kristiyano. Okay? Pag sinabing Kristiyano, turo ni Kristo. Ngayon, papag-aralan po natin kung kailan nagsimula ang Christian word. Okay? What is the biblical meaning of a Christian? As a believer. Okay, as a believer, ang sabi po riyan, King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe. Then Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, si Apostol Pablo po, ito po, ay nakagapos ang kaso niya yung pananampalataya. Nakakapos po yan. Nakakulong na po yan sa Jerusalem. Ngayon gusto niya kasing makita at makausap yung hari. Pinapakawalan na siya. Kaya lang, sabi niya, lilitisin niyo ako. Wala naman akong kasalanan. Okay, ang pangangaral ko, yung reliyon, ang pangangaral ko sa aming pananampalataya. Ako dati taga-usip. Ngayon, ako ang tagapagtanggol ng mga mananampalataya. Kaya dito po, si King Agrippa, yung kanyang gobernador ay kasama niya, nangangaral. Ano pinangaral niya? Bilang mananampalataya. Nagpatutubo siya. Nagpatutubo siya dyan. Nung galing siya sa Tabascos, usigin niya yung mga mananampalataya. Talagang pagpapatay niya, ipukulong. Kasi meron siyang kapangyarihan. Galing sa gobyerno, sa pamahalaan. Nausigin yung mga mananampalataya. Kaya dito po, nagkaroon po, dahil na-convert na po siya. Na-convert na po siya dyan eh. Ngayon, kikinulong po siya ngayon. Ngayon, sa hapag siya nililigtas sa korte, mga kapatid, kasi puso pa noon ang bigayan. Doon meron na yun para magbulag ang batas. Noong parang panahon pa nila may lagayan na.
Bishop lang yan hanggang ngayon. Nakakabulag po sa katotohanan ang suhol. Sinabi po yan sa Book of Proverbs. Kaya bihira po ang mga leaders na matuwid. Amen? Kaya nga sa atin eh, nawawala yung ano ng mga politicians eh. Amen? Hindi naman lahat. Pero kadalasan, pag politician ka, yung iyong credit, yung iyong pagkatao, ang iniisip ng tao ay, di ba? Ang hirap nung ganun. Kaya pag pumasok ka dyan, ihanda mo yung sarili mo. Bakit? Isasaw-saw ka rin eh. Mas marami ang hindi gumagawa ng matuwid. Kung konti lang yung matuwid. Natapuan, sumalit. Dahil malapit ng darating ang Lord. Kung mapupunan nyo. Kung mapapansin nyo. Kung tayo po ay ginagabayan ng Lord. Makinig kayo, kayong mga viewers. Bakit sinasabi na malapit ng darating ang Lord? Noong 2,000 years ago, pinapangaral na nila Apostol Pablo. 2,000 years ago. Ngayon, 2022 na. After 2,000 years ago, 2022 na, hinahanap ang pagbabalik ng Lord at hinihintay. Marami nang nangyari noon pa. Itong panahon po natin ngayon, kung mapupunan nyo, ang lahat ng leaders sa buong mundo ay tinutuwid ng Diyos. Amen? Agree ba kayo, mga viewers? Totoo! Marami nang nagbabalik loob at nagiging mabait. Bakit po? Pinaghahandaan po nila ang pagre-reign ng ating Panginoon. Pinaghahandaan nila yung millennial kingdom na ang Panginoon mismo ay aapak dito para siya ang mamuno ng 1,000 years. 1,000 years of righteousness. Kaya pinaghahandaan po yan. Malapit na. Oh, itong bakuna lang na to, 6 months lang ang ipinasin niyan. After 6 months na makatay, panibagong variants at variants na naman. Virus na naman. Ang Biblia ang nagsasabi. Amen? Darating ang panahon ng tatakan sa kanan at sa kasanoon. Ano yung tatak? Mark yun. Para magiging normal ang pagtatatak sa tao. Pag-implant, upang sa pagkaganon, papasok po tayo sa computer age. Hindi tayo tinatakot. Biblical lamang po yun. And everybody say it. Sabi ng iba, darating pa tayo sa Third World War. Malagay po kung nasa Bible yan. First World War, pwede. Second World War, Third World War, control na. Bansa-bansa na lang. Bakit? Imapupuksa ang lahat ng nilipan ng Diyos. At hindi papayagan ng Diyos yan. Sapagkat siya ang nagmamayari at siya ang lumikha ng tao. Siya ang nagbigay ng buhay ng tao. Hindi niya papahinturunan yan. Amen? Diyan pa ba kayo? Kaya tingnan nyo, ang giyera ngayon, bansa-bansa na lang, hindi na buong mundo, kingdom against kingdom, nations against nation. Hindi na tayo lalayo. Sa ating bansa, sino ang kalaban? Makakaliwa? Ang daming mga iba-ibang ideology? Dito lang. Ngayon, sa buong mundo, ano ngayon ang sikat na wars. So, talagang namamagnify sa news. Ukraine ay Russia. Tumla lang. Bakit? Sala ng biyaya ng Diyos. Habang ang kasalanan at nag-abound ang kasamaan at wickedness, mas malaki
yung kabutihan, yung kasaganahan ng Diyos na dumarating. Sapagat biyaya sa biyaya. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, hallelujah, ay naka-advance ka na. Nakapag-deposit ka na ng mga yamang panlangit. And everybody say amen. Kaya as abili kaya sabi niya, habang nangangarap siya, nagpatutupo siya, ang dami, napakarami, dahil nandiyan yung hari, mga gobernador, mga government officials, lahat ng mga nandun, sa templo niya, sa building na yon, nangaral po, ako'y papunta sa Damascus, ang usigin kong mananampalataya, pero dumating ang liwanag, ako'y nabulag, at sinabi ko, sino ka ba ang Panginoon? Ang sabi ng Lord, ako si Kristo na yung pinag-usig. Kaya sabi niya, King Agrippa, ikaw ba'y naniniwala sa mga propeta? Ako po'y, ako'y naniniwala na ikaw ay naniniwala, King Agrippa. Ang sabi ni King Agrippa kay Paul, you almost persuade me to become a Christian. The word? Christian. Halos makumbinsi mo ako na magiging Kristiyano sa maiksing panahon. Dapat ganun tayo sa believer. Nagpapatutuwa ka kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Huwag mong ikahiya dahil ikaw ay Kristiyano. Amen? Sinabi ng Lord yan eh. The Great Commission. Oh, ano ang papangaral mo? Yung mabuting balita. Yung gospel of Jesus Christ as a believer. Ano ba? Acts 26:19 to 32. Kaya nga, King Agrippa, hindi ako, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. But the great first to those in Damascus, ayun, sinabi ko na. Tuloy, ginito ko na yan. Okay. I stand. Therefore, King Agrippa, ito po, nakita ko, nasaksihan ko sa Diyos. Tinulungan niya ako. Ako'y nakatayo ngayon. Nag-witness. Ako'y nangangaral. Winiwitnessan ko yung sarili ko. Kasi walang tagapagtanggol. Walang pa-lawyer. Wala siyang lawyer. Ang lawyer niya ay ang Diyos. Amen? Siya yung saksi. Yung kanyo yung nangyari sa kanya. Ano? Nakatayo ako ngayon. Anong nakasaksi? Saksi na ano? Kayong mga maliliit. Ginawa ko, inusik ko ang mananampalataya, small and great. Sinabi ko sa may kampagay, seeing no other things than those the prophets and Moses said would come. Diretso. That Christ would suffer, that he would be the first to rise from the dead, and would proclaim life to the Jewish people and to the Gentiles. Now, as he has made his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. Nasaktan sa kanyang pangangaral. Kilala niyo si Festus? Eh, mga right-hand niya ni King Agrippa. Ano sabi niya? Huwag mong depensa ng sarili mo. Sabi niya, I proclaim the life to the Jews, people, and to the Gentiles. Ngayon, dahil nagkaroon kami ng encounter si Jesus Christ, naliwanagan ako ngayon. Tignan, mahiri kayo. Kaya dito, tumayo yung isang gobernador, yung opisyal. Napakalakas ang kanyang tinig. Pablo, nahihibang ka na ba? Sumubra yata? Nasubrahan ka yata? Ang mga mananampalataya ba'y nasusubrahan? Oo, oh, yung iba, may nasasaktan. Over spiritual ka na yata. Para ikaw na lang ang ligtas. Narinig na pa kayo ng tanong? Ikaw na, ang Diyos na lang ba'n kung kumakausap sa'yo? Tingnan natin. Pero pa ba? Hanggang 29. Sinabi niya, Pat, he said, si Paul, sabi, hindi ako mat. Ha? Hindi ako loko-loko. Matino ako. Amen? Alam ko yung aking sinasabi
most noble pistos, kagalang-galang na pistos, pati speak the words of truth and reason. Nangangaral ako sa inyo. Ito yung aking depensa. Dala-dala ko ang katotohanan. Ito yung dahilan. For the king before whom I also speak freely, kaya nangangaral ako, malaya ako. Knows these things. Alam niya. For I am convinced that none of these things escapes his attention since this thing was not done in a corner. Kitang-kita nyo na ang nangyayari. Bakit nyo kang nilitisin? Wala naman sa batas yan. Alam niyo to, hindi kayo makaka-escape, hindi kayo makakaiwas. Bakit? Inangusap ako, nangangaral ako, sinasabi ko yung katotohanan. Hanggang 29 po yan. Kaya hari, ayan na, yung sinabi ko kanina, bilang mananampalataya, may gagampanan ka. Sabi ko siya kasabi, as a Christian, you are a believer, sabi mo may gagawin ka. Meron na ba kayong ginawa? Meron. Kaya nga tayo nandito eh. Hanggang to, meron pa ba? Unforced, but also, ayan, unforced, I would to God that not only you, Pistos, hindi lang ikaw, King Agrippa, but also all who will be today, might become both almost and altogether such I am, except for this chain. Naririnig nila eh. Yung nangyari. Anong nangyari? Ito, nakagapos ako. When he had seen these things, King is put up as well as the governor and Bernice and those who sat with him. Nasasaktan sila. Again, siyempre po, naghahanap. Naghahanap ng kaya hindi siya kinalaya. Kaya sabi niya, hayat, nakikita niyo, hindi po ito tapusin niyo. Bilang Kristiyano at mananampalataya. Bilang Kristiyano at mananampalataya, makinig kayong lahat. Sabi ni Apostol Pablo, Bernice, Pistos, Governor, King, makinig kayo. When he has seen these things, the king is put up as well as the governor and Bernice and those who sat with him. Tumayo na sila. Okay. 31. And when they had gone aside, they talked among themselves, saying, this man is doing nothing deserving of death or shame. Dapat hindi siya nakagapos. Wala naman siyang pagkakasala. Then Agrippa said to Festus, this man might have been set free if he had not been a bit possessor. Dapat hindi siya nakulong. Bakit? Inag-apila kaya Cesar. Pag sinabing Cesar, yun yung pinakamatinding emperor. King. Dapat, siyempre na to eh. Pero pa, wala na. Number two, may gagawin ka, number one, as a believer, you must preach, you must go, you must preach. And you are a disciple. Teach them to observe or kailangan talaga ka. Bilang Kristiyano, kailangan may gagawin ka. Number two, what is the biblical meaning of Christian as a disciple? Tingnan natin, a disciple. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was not for a whole year they assembled with the church and taught a great many people and the disciples were first called Christian in Antioch. Saan mo na tinawag ng mga Kristiyano? Sa Antioch. Lugar po yan. Okay, lugar po yan dahil nangangaral po ang mga alaga ni Kristo. Si Paul nangangaral po sila kaya na marami na convert ng mga Christian Jews. Pag sinabi ng Diyos na law, ang the prophets, ang turo ni Moses, at nagturo na ngayon si Kristo. Inag-resurrect na po yan. 30 years after yan, hindi nabutan ni Paul si Kristo.
Hindi, nabalitaan niya na. Kasi 6880 na po yan. Sinulat mo yan, 6880 yan. Ibig sabihin, 68 years after the ascension of the Lord Jesus Christ. Kaya, ang encounter ni Paul kay Jesus Christ, hindi po physical, spiritual. Amen? Kilala niyo ba si Pablo? Ang kanyang nanay ay Jews, ang kanyang tatay ay Greco. Mixed Gentiles po siya. Amen? Pero nag-aral siya sa Jerusalem sa panan ni Gamaliel. Bakit po? Because ang lineage ni Paul ay Benjamites. Amen? Sino ba ang tatay niya? Pag Benjamin, sino ang lolo niya? Okay? Dalawa-lama kapatid niya. Si Benjamin at saka si Joseph. Sino ang tatay nila? Sino ang tatay nila? Ang lolo nila? Sino? Yung nataya. Yung nataya. Si Jacob. Di ba? Yun po. Lolo po nila yun. Joseph. Benjamin, tatay niya pala si Dico. Sorry po, tatay niya. Kaya nung nasa Egypt, gobernador po siya. Saan namatay si Dico? Sa Egypt. Ah, nakita niya pa pala. Okay? Kaya dito po, okay, a disciple. As a disciple, bilang alagad, ano ang dapat mo gawin? Sagitin mo siya kapatid, alagad ka pa? Alagad ka ba ni Kristo? O alagad ka ng politiko? Alam niyo, pag politisyan ka, nagkakamag-alam, nag-aaway. Ang politics po, huwag mo kawayin yan, matin mo yan, kasi Kristiyano ka. Politics is a competition, hindi personalan. Amen? Hindi ko mo ayaw yung binoto, ayaw yung mga isa, magkaaway na kayo. Nandiyan ko ba kayo? Kaya ang dami nag-aaway-aaway. Ang akala nila, yes, makakatulong ang mga politicians, yes, walang problema. Lalo ngayon, natuwa-tuwa ka na, daming lumalabas, yung mga bata, naka-slurpy na eh. Alam niyo na yun, alam mo na yun, ang dami ng dala, alam mo na yun. Bakit? Eh talaga naman kailangan maglabas sila eh. Oo, oh, bakit? Eh may pampawi yan eh. Hindi naman lahat. Totoo po yun. Oo, oh, meron talagang komisyon yan. Pag ikaw ay government, meron pa talaga. Kasi kulang yung sweldo nyo. Magkano sweldo ng presidente? Ha? 400,000. Mas malaki pa ang sahod ng military na four-star general. Diyan ba kaya? Pero mas malaki. Pero siyempre, five-star general si presidente. Mas malaki po sa kanya. Sabi niya, kung 2 million lang ang sahod ko per month, yun yung isusulong niya. 2 million per month. Para wala nang ano, wala nang discussion, wala nang magbibigay sa iyo. Ipirma ka na lang ng kontrata ng ama. Sabi niya, 2 million, kulang pa yun. Bakit? Ipinipirma ko kamadaling araw. Ganito, maraming papilis. Pumipirma lang ako. Diyan ko ba kayo? Bakit na abogado siya, bawas pinipirma niya, binabasa niya. Baka makapirma siya rin ng ano, naka-insertion. Hindi. Di ba kaya sabi niya? Okay, bilang alagad, ito magawin natin. Now those who were scattered after the persecution. Ito po, nag-resorin na siya, nangaral na sila. Siyempre po, nagkalat na po. Bakit may nag-uusig eh? Pinagpapato si Esteban eh. Okay. Travel as far as Tunisia, Cyprus, Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Okay, diretso. Okay, ito yung mga Jews,
spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus Christ. Pag sinabi Hellenists, half yan. Half Jews, half Gentile. Okay? And the hand of the Lord was with them, and great number believed and turned to the Lord. Ang dami na convert, ang dami na niwala, great number believed. Napakarami. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas. Okay. Nung nakita nila, they were glad, they were encouraged, for he was a good man, full of the Holy Spirit, and of faith, and a great many people were added to the Lord daily. Si Barnabas po yan. Then Barnabas departed. Okay. Tarsus, inanap niya si Saul. Bumalik siya sa Antioch. Whole year nagturo po siya. Great many people and the disciples were first called Christians in Antioch. Pero ba? And in these days, prophets came from Jerusalem to Antioch. Okay. Gini kayo. Lumaganap ang gospel. Lumaganap ang Kristiyano. Ang mga Hudyo ngayon at Greco. Okay. Ang mga Gentiles at Greeks. Nag-gather po sila. Tumating sila sa Jerusalem. Then one of them named Agabus. Kilala niyo siya, Agabus? Ha? Stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout the whole world, which also happened in the days of Claudius Caesar. May propeta po, sabi niya, magkakaroon ng famine. Tanto yun. Panahon pa nila, may famine na. Panahon pa nila, Caesar. Ngayon may tagtuyot pa? Yes. Matindi ang tagtuyot ngayon, kaya matindi ang init ng araw. Sa atin nga dito, di ba, 50-52. Sa Dagupan, ang sabi ng Diyos, 52. Kaya hindi kayo na magtaka, lagi kayo pinapawisan. At kung hindi ka pinapawisan ngayon, may problema ang iyong araw. Mag-iinom pa na ng mag-iinom. Baka mamaya, ma-dehydrate ka. Mahirap kabulit ka. Okay? Palit. Meron pa ba? Then the disciples, as a disciples, ano ginawa nila? Then the disciples, according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Dahil may tagirap, may relief, may ayuda. Dati may ayuda na. Sa mga mananampalataya, nakatanggap pa kayo ng ayuda? Bakit? Alagad sila, may ability sila. Bakit? Tumulong, naghirap, nagkaroon ng... This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Pero pa? As a disciple. Ano ang function ng disciples? Tumulong. Pupunta sa gawain, mga ngaral din. Ginagampan ng parating yan sa mga Bible studies natin. Pinapakain natin sila ng Word of God. Wala man tayong may tulong na literal. Pero, pinakakain natin sila ng salita. At yun ang matindi. The Word of God, that it cannot be prophet. Hindi na bubulong. Hindi na papalis. Yaman panlangin. At nais ng Diyos na yung yaman na yan, yan yung we store up for natin. We must lay our treasures in heaven. For in heaven, there are no corruptions. There are no robbers that is given. Ang ating kaniroon ay ginto. Ang ating doorknob ay iba't ibang klase ng patok na mahahalaga. Okay? Binanggit po ron sa Book of Revelation. Number 3. Malapit na tayo matapos. Inip. Noong una, baha. Ano ang sinabi ng Book 1 Peter or 2 Peter? Mapupuksa ang mundo ito sa inip. Magninip. Advance yan, sinasabi na ng ating Panginoon kay Peter. No wonder why
Kaya huwag na kayong magtaka. Matindi ang wildfire. Walang nagsindi, no? Wala. Tumatagos yung araw sa mga kagubatan. Ano ibig sabihin nito? Pinapahiwatig ng Diyos mga mananampalataya. As a believer, as a disciple, kailangan imulat natin ang ating spiritual eyes sa gawain ng Diyos. Hindi tayo taga rito. Ang pamamayan natin ay our citizenship is in heaven. We are just a visitor here on earth. We are just alien. We are just a foreigner on earth. We are just passing by. Kaya huwag kang mag-focus ng yaman kaano dito, kapatid. Bigyan mo ng halaga ang ibinibigay sa atin ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod bilang mananampalataya, bilang alaga, mayroong kang kagawin. And everybody say it. Ano ibig sabihin? Mahirap na tayo sa literal na pera. Pero anyaman natin ng salita ng Diyos. Anyaman natin ng pangako ng Diyos. Asan ka pa? Sinabi ng Moses, pag ikaw ay nanalig sa kanyang salita, that he is the living water, he is the living bread, hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw. Ibig sabihin, nakukontento ka sa buhay mo kasi kasama mo ang Diyos sa buhay. Kahit anong mangyari, kampanti ka at peace ka, hindi ka niya pababayaan. Number three, bilang mananampalataya, a sufferer. What is the meaning of sufferer? What a suffer? Nagtitiis, naghihirap. Bilang mananampalataya, meron ka palang cross. Meron ka palang pisip. Tingnan natin. Yet if anyone suffers as a Christian, the word Christian again. Kung ikaw ay Kristiyano, at ikaw ay may pinagdadaanan, nagtitiis, let him not be, huwag niyang ikahiya ito. Bakit? But let him glorify God in this matter. You must glorify God on your problems. You know why? Sapagkat ipapakita ng Diyos sa'yo kung paano mo lalagpasan yon, at pag nalagpasan mo yon, ikaw ay natuto, tumalino, may pinaghugutan ka sa buhay mo, kaya ikaw ay lumalaban. You glorify God instead. Bakit ang dami akong tiisin? Bakit may karamdaman ako? Bakit hirap ako sa buhay na to? Tanong, ikaw lang bang nahirapan? Ikaw lang ba? Kumain ka ba ngayon? Tatlong beses? Limang beses? May merenda bago mananghali yan? O kaya may merenda ng alas tres? O kaya may merenda bago matulog? O kaya kinapos? Pagkatapos matulog? Alas dos? Naghanap na naman? Nakailang kain ka? Palagay mo na lima. Nakakain ka ba ng salita ng Diyos? Nakapito ka, nakalima ka na. Pero salita ng Diyos, kinalitaan. Sinabi ng Lord, be courageous, lakasan niyo ang loob niyo. Be not dismayed. Huwag kayong madismaya. Lakasan niyo ang loob niyo. Bakit? Hindi iniwan ito ng aking bibig. This book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate. Pag nilay-nilayan mo yung nabasa mo, pag nilay-nilayan mo yung salita ng Diyos, napakabigat ang iyong nararamdaman. Susok-susok ang mga problemang dumarating sa iyo. Relationship sa asawa, relationship sa anak, trabaho, tapos kulang, sumasabay pa yung mga basic needs. Diyan ng tagaputol ng tubig.
tagaputol ng kuryente, tagaputol ng relationship natin sa Lord. Bakit? Bakit naputol? Kasi masyado nang over-exhausted. Natatabunan na at marami na problema sa ating isipan. Eh, but if you have the mind of Christ, you have the Word of God, nagnilay-nilay ka araw at gabi, malulusutan mo yun. Because as a believer, there is a suffering. And everybody say amen. Tingnan natin eh. In the book of 1 Peter chapter 12, verse 19, mga minamahal, tagalogin na natin, huwag niyong isipin na pag may tumarating sa inyo ng iba't ibang problema, ito po ay try is to try you. Ibig sabihin, sinusubukan ka lang na pinabaga as to some stresses happen to you. Pinabaga ang nangyayari sa iyo ay bago makinig kayong lahat. Nagkikinig pa kayo? Mga viewers, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mainip. 5 minutes, inalis nyo na eh. Isang oras itong preaching para maunawaan nyo, ha? Okay. Sabi ron, but rejoice! Oh, yung mga may tiisin daw, may sakit, may kahirapan. Ano raw? Sad? Lonely. Hi, Mr. Lonely. I have nobody. Para pag wala ka na sa mundong ito, na tila bagay ka lang na may problema, ay lahat ng tao habang buhay ka at may katawang ka, nabubuhay ka pa dito sa place, mayroon at mayroon kang problema. Kaya ang sabi niya, but rejoice to the extent that you partake Christ. Sabi rin! Ano ibig sabihin? Magalak ka. Bakit? Nakikihati ka lang sa tiisin. Yung pagtitiis ni Kristo na ginampanan niya nung siya'y nabubuhay pa. Nakikihati ka. Yung iba ayaw makihati. Halip tayo rito. Mag-reducing now. Bakit? Christ suffering partaker ka that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Sige, ituloy na natin. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the spirit of glory of God resists upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Kasi kilala mo ang Diyos ko. Habang nagtitis ka, habang may karamdaman ka, habang may tiisip ka sa pera, habang may mga problema sa buhay, hindi kayo payapa. Oh, alam mo na nakikihati ka lang. Kaya dito, on their part is blasphemy. Ikaw mahirap ka, bakit ka humirap sa akin? Mananampalataya ka, di ba? Nasubukan nyo na ba yun? Pati ang iyong pananampalataya, di na damay. Di ba mananampalataya? Ano expectation nila sa mananampalataya? Panan? Hindi, nagkakasakit. Oo. Walang ka-problema. Hindi naghihirap. Tama? Pwede kang maghirap. Pero pwede ipalik mo. Sabi ng Book of Proverbs, pwede kang mangutang, pero bayaran mo. Yun yung tunay na Kristiyano. Sino yung mga hindi tunay na Kristiyano? Naghirap. Ala ng balikan. Nanguta, pag nakasalubong kayo, kung si ano yun ah, ungay, para hindi tayo nakita. Sadya! Alam mo, pag tunay ka, kahit na mangutang ka, kung wala kang kabayan, mag-iusap ka. May pa ba kayo? Naranasan ko yan na nagpapanagilangan ako. Anin yung kuliyo ko. Oo, oh, sabi ko, pasensya ka na. Ha? Pasensya ka na. Oo, oh, dahil pastor ako, nahipo siya. Huwag na. Huwag na, pastor. Kooperin ko na lang sa'yo.
Pero hindi ko sinabi sa kanya, mag-hearing mo na lang sa akin. Oo, hindi. Hindi. Tuwing nag-hanaw kami na sa salong ko, dumating ng ilang December, eh siguro, naipo na rin siya. Naawa na rin siya. Eh si Pastor, pumuputi ng buko. Oo. Kakaisin. Eh baka mamaya, makalmo to. Oo. Diba? Sabi ko sa ito, ay salamat, salamat, salamat. Oo. Pero mo, offering na lang niya. Bakit? Inaharap ko yung problema. Hindi ko tinatakasan. Bakit? Ipakikihati ko lang yung kay Kristo eh. Tinignan niya lang kung matapat kang naglilingkod sa Diyos. Pakikihati na ngayon mo, mababayaran mo rin niya. Kaya ako, hindi na mababayaran ng babayo. Hindi rin ako nagtatampo kay Salo. Hindi ako nagtatampo. Bakit? Sila naman ang kinabang. Okay, ano sabi ng Bible? Ano man ang iyong itinanin? Ha? Sino nagsabi? Bible. Kung nagtanim ka ng mabuti, maaani ka na. Buti. Kung nagtanim ka ng masama, sama ng loob, ay aanihin mo yun. Magsigit tayo magre-reflect hanggang sa pagtulog mo. Sumasama yung loob mo. Hanggang sa pagkising mo, pag nakikita mo yung nakakala sa'yo, ako, yung dugo mo, kumukulo. Biro mo naman yung atapresyon mo. Ha? Biro mo yung heart mo na tahimik pag nasasalubong mo, umiba. Papayag pa kayo noon? Na 130 na normal yung dugo mo, magiging 150? Ha? Kaya yung iba, may maintenance lagi dito sa pulsa. Baka mamaya naka-ready. Baka mamaya nasa lubong niya, sumumangod niya. Ay, yung naka-permisyo sa kanya, kaya nga pa eh. Ay, dyan pa ba kayo? Ang sarap kayo maging Christian? Ang sarap? As a believer, as a disciple, and as a sufferer. Tato lang po yun. Huwag kayo makalala. Alas 11:20 pa lang. Yung regular at doon, nakikita ko. Oh. Kasi, importantas na tayong lahat, para lang natin. Oo, oh, hindi na nakapokus, tapos mamaya may ginagawa. Kinakausap ko, mamaya. Brethren, pagsalita ang Diyos at pinag-uusapan na. Open up your spirit. Mahalaga to. Yaman ito. Ito yung tunay na yaman. If you value and treasure the word of God, I tell you, the Lord will bless your children's children until fourth or fifth generation. Nangako ng Diyos yan. Baklet ng of you suffer as a martyr. Yan, magaling kayo. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa Lord, okay lang na mag-suffer ka at mag-peace ka. Tingnan nyo, baklet ng of you suffer as a martyr. Kung ikaw ay pumapatay, kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay gumagawa ng masama, ever forward or as a busybodies in other people's matter. Alam nyo ba yung busybodies in other people's matter? Pakialam ni Ro, bisibisihan, bisibisihan, punta kay Marites. Ano pa, punta kay Marisol, taga Sonson. Busybodies, ang daming gagawin. Kunyari, bisibisihan lang. Nagkikialam ng buhay ng may buhay. There is a saying that, ano yun? Mind your own business, scratch your own kales. Kung ano mayroon ka, huwag ka mong pakialaman yung kales na kita. Huwag mong scratch, magnanana yun. Kadiri. Ano pa meron pa? Yet, if anyone suffers as a Christian, mahilig kayo! Pag ikaw naman ay nagtitiis dahil ikaw ay Kristiano, let him not be ashamed. Huwag ka raw mahiya.
But let Him glorify God in this matter. Kasi, natuto ka, nakihati ka lang. Ano ba? For the time has come, ano raw? Dumating ang panahon. What is the time? For the time has come for judgment to begin at the house of God. What do you mean, Bishop? Hindi ba, ano ko pwede kumaton? Saan tawa mo ng panahon? Ha? Judgment starts at the house of God. You must preach what you mean. Yung pinapangaral mo, isa buhay pa. Pag sinabing, judgment starts at the house of God, did you not know that your body is a temple of the living God? You must examine yourself. You must test the spirit within you. Baka mamaya, pinagpala ka na, pinless ka na ng Lord, at kahit ka nang alam ng salita ng Diyos. Ang daming kumagaling. Okay. Matinding preacher ka. Pinagpala ka na. Pamaya-maya, sabihin mo, nag-earthquake, stop! Ang pindi mo, yung iyong mga kaluluwa ay meron akong lista. Oh! Ang tawag doon, sumubra. Sabi pa ba kayo? Naniniwala pa kayo ng may sumobra o very spiritual? Para sila na lang ang may Diyos. Tayo wala. Paano mo malalaman na kasama mo ang Diyos? Gusto niyo malaman? Okay, nandito rin. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Hanggang 19 ba yan? Pero ba? Sama? Now, if the righteous, what is this scarcely saying? Yung mga Kristiyano na sumusunod sa Lord, kukunti nga lang ang maligtas. Kung scarcely, alam nyo yung scarce? Scarcity of resources. Where will the ungodly and the sinner appear? Yung mga hindi maka-Diyos at naniniwala, gumagawa ng kabulastuhan at wickedness, asan sila yung mga makasalanan? Saan sila pupunta? Saan sila tutungo? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful creator. Ito nga, di ba hindi ka mag-suffer pag sumusunod ka sa Lord? Natural lang yun. Kasi lahat naman may sakit, nakakasakit. Lahat naman dumarating yung tiisin. Lahat naman yung kahirapan, minsan dumarating. Pag-uswerto, sagana ka. Misal-misal, nawawala ka. Nagmusal ka. Bakit sinabi ng Lord yun eh? Oh. Hindi ka kakupusin at hindi ka masusubrahan. Oh. Bakit yung iba sobra-sobra? Eh, may pinapayaman talaga ng Lord eh. Oh. Kahit anong kayo ko, kung hindi ka talaga pinasubra ng Lord eh. Pero gagawin mo? Hanggang doon ka lang. Yun ay tinakda sa iyo eh. Ano raw as a sufferer? Revolution na po ito. Pag ikaw daw ay Kristiyano at nagtitiis ka sa hirap, nagtitiis ka sa relationship, nagtitiis ka sa karamdaman, huwag kang ashamed. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Huwag mong ikayaya. You know why? Kasi you are just a partaker. Nakikihatid na sa hirap na ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Tinanggap ni Kristo ang lahat ng kikahiyan. Wala siyang kasalanan. Tinambok, kinorte, ikinrosify. Minak, minura. Tinanggap niya yung kahiyan sa cross. Para pag dumating sa atin yung tiisin, huwag mong ikahiya. Kasi natural lamang po yun. Entering heaven is not easy. Amen?
sa parable ng ating Panginoon, yung rich and Lazarus. Ano sabi ng Lord? Naano mo na lahat ng yaman sa mundo? Iba-iba naman dito. Dito ka pa rin. Hindi. May pagitan yan. May pagitan ng ano? May pagitan yung paradise, yung buhay na walang ganas sa kayo. Hatis. Hindi ka pwedeng tumawid doon. Kaya sabi na ni Apostol Pedro, kung yung mga ligtas na, yung mga Kristiyano na sumusunod sa Lord, ay halos kukunti lang ang maligtas, how much more those who are sinners and go wickedly. Believers, di ba tayong titi, pero buhay na wala. May kapalakaan ka, may pagalakaan ka, tamang-tama mo, nakasama ng Diyos sa buhay mo. Tamang-tama mo, na anytime anuman ang mangyari, kasama ka sa kaharian ng Diyos at protektado ng Diyos ang iyong pamilya. Me and my household, we will serve the Lord. Diba? Ito ang palakpakan natin, basahin natin. Talo? Meron pa? To preach? To the poor? To proclaim? And recovery? To set at liberty? Ano lang gagawin natin? As a believer? As a disciple? As a sample. The Spirit of the Lord is anointed to preach the gospel to the people. Kahit na may pera yan, pero yung kaluluwa yan, inagpis, hirap. Ang gagamitin ng Diyos yan, ikaw, para siya ay palayain sa pagkagapos ng kabulagan sa mundo. Para matanto nila at makita nila yung liwanag na tatahaki nila patungo sa buhay na wala na.